Ayan mga kabagis, nang hingi na ng pagkain yung dalawa. Halugo itong kabo nga blue nak binasasunak. So, kainin na natin. Ito yung panghuli. Nasa grower one. Kabagis lang yung ano natin dito. Ay, ang dumi. Mahingi na ng pagkain. Madumi na. Tatlo ah, lumabas na. Gutom na rin kayo? Ha, wait lang ha. Di. Isa basa pa rin yung dumi pero hindi ganoon kabasa na okay na mga kabagis. Sa tulong ng talbos ng kamuti at Aprolite naging okay na. Ayan, kumakain na sila. Malaki na talaga yung ating mga baboy mga kabagis, na wala pang 2 months pero malapit na mag 2 months. 11 this Feb, 11 na sila. Sa next week na to mag 2 months pero imagine nyo, ganyan na sila kalaki. Yung tubig pala natin mga kabagis is ano yung tubig natin, 24/7 available yung kanilang tubig. So sa mga nagtatanong, ang tubig talaga isa din yan sa dahilan mga kabagis, no, na mabilis yun, mabilis lang tayo magpalaki ng baboy is because yung tubig natin is 24/7 nandyan. So anytime, sa kabila din. So anytime yung mga baboy gustong uminom, then makainom sila. Hindi sila maghintay na bigyan kasi nandiyan naman siya nakabig. Nakaano na yung baboy, yung ano natin, yung patubig natin. So 24/7, yun yung advantage kaysa nung lagyan mo pa, bigyan mo pa ganyan. Kasi ang baboy hindi natin alam, kahit hindi yan kumakain mga kabagis, napakalaki na nito. Kahit hindi yan kumakain, gusto niyang uminom ng tubig. Mauhaw din yan sila sa init, ganyan. So makainom sila ng tubig anytime. So ito, tatlo na to, nagpakita na sa atin, takot yan. Nagpakita na dahil gutom na yan. So bigyan din natin mga kabagis. Ay, aukaw, sudla ka. Sudla. So dito ko nilagay yung pakain ng maliliit, no? So ganun pa rin yung ating pakain, tatlo sila, so ganito pa rin, no? 3, gawin ko na tong 4 or 5 dahil hapon naman na. So 5 na ano ng ano natin. So maganda to kabagis na ma-update ko kayo dahil dito ninyo makita ang improvement ng ating mga biit when it comes to laki and lakas nilang kumain. So yan, takot pa talaga sa tao. So, ikaw na. Mailap sa tao pa to sila. Pero malakas kumain yan mga kabagis. So 5 na yung nilagay kong ano, pakal na fees. Ganito lang sa kamay, 5 ganito. Basta hapon na. Pero sa umaga at panghali, tatlo lang o 4. So ganyan, tapos kung manghingi naman yan maya maya, bigyan ng 1, 2 ganito, hanggang wala na. So ganyan ako magpakain sa mga wala pang 1 month. Kasi gusto natin mabigay sa kanila lahat yung kailangan nila at ma-achieve nila yung timbang nila mga kabagis sa ano pa, sa murang edad, no? Sa mga wala pang 1 month. Talagang gusto ng mga baboy sa mga wala pang 1 month yung
kung gustong kumain, nandyan yung feeds. Unlike sa malalaki na, pwede mong dalawang beses lang pakainin. Ayan. Nag-aagawan niya yung mga kabagos, oh. Malakas din yan kumain. So ito yung tubig nila, nandito rin nyo, 24/7 available yung tubig nila. So anytime umiinom sila dyan, nandyan may tubig sa kabila din meron. So yung maganda yung dumi, parang dumi ng kambing. Ito naman yung dumi na parang tubig noon, ngayon maano na, matigas-tigas na siya. So may improvement mga kabagis dahil sa palaging pakain ng talbos ng kamote araw-araw. Ayan. Okay, mabilis lang pa ano? Mabilis lang talaga palakihin yung mga baboy once ating ilagay sa isipan na ano, yung patubig nandyan, yung pakain palaging ano yan tayo on time, hindi dapat na ano yung bang, kung for example no, ang pakain mo mga kabagis is minimaintain mo every hapon mga 5 p.m. at every umaga naman ng 7 a.m. dapat i-maintain mo yan ganyan. Wag yung pakain mo is 7 a.m. tapos mapakain mo na sila ng 9, 10. Pangit yan, ano, magka-problema din tayo dyan sa laki. Ang paglaki at ang timbang, talagang ano niyan mga kabagis, i-maintain natin yung ano, sa oras na pagpakain, oras talaga. Hindi yung gusto lang natin na kahit 10 a.m. na, yun na tayong papakain, o kahit gabi na, dun pa tayong papakain. So pangit yan sa ganyan sa mga baboy, once fatty nurse yung inalagaan natin. Okay lang siguro yan kapag kainahin, no? Pero kapag fatty nurse, make sure natin na yung time talaga importante. So yun lang mga kabagis, no, update natin sa ating mga alagang baboy. And gano'n na sila kalaki. Para mga kabagis, importante sa mga baboy din, ma-feel nila once nag-alaga tayo, most special sa fatty nurse, na ma-feel nila na we care, no? We love them, we care for them. Doon natin maipakita yan sa pag ano natin, sa oras, no? Kung ano yung oras ng pagkain, yung talaga yung oras natin, i-maintain natin yan kasi maano ng mga baboy yan. And once ma-feel nila yan, ito yung observe ko lang, once ma-feel ng mga baboy yan mga kabagis, talagang yung paglaki at pagbigat, susunod yan mga kabagis. So, katulad din yan sa atin, no? Yung mga tao, or yung mga, like sa aso din, the same lang yan sila. So, okay. Thank you so much for watching. Gusto ko lang pala i-shout out itong ating mga kabagis na palaging nandiyan sa comment section, no? Kay Ramon Antero, shout out sa iyo kabagis. Jonathan Gabalani, shout out sa inyo mga kabagis. Thank you so much. Andyan din si Marjan Davin. Yan. Si kabagis na Primfax Ibanez. Thank you so much. Andyan din si kabagis na Chai Sai. Palagi nandyan yan si kabagis sa Chai Sai. Tsaka kay Elordi Diva De La Vega. Yan, thank you so much mga kabagis. Shout out sa inyo. Gusto ko rin i-shout out si Junel Ray Acustoy. Nandyan si Rudy Gaser o Gaser. Si Januelaine Vergarang. Hirap ibigkas yung mga pangalan. Shout out kay Heidi Yu, Shasha Salarda, kay Migzi Spidey, na yung kabagis na Tinagban Farm TV. Mayroon niyang mga upload for sure. Please check nyo mga kabagis, no? Kay Richie Espinas, hindi na magkalayuan kabagis yun sa akin. So yun, thank you so much again sa lahat.